Patsa. Nagulat ba kayo sa intro ko? Kanunod ko lang kasi ng Black Panther eh. So medyo yung jungle vibes eh. Nasa utak-utak ko pa eh. Ha! Kamusta kayo mga tol? Today, pag-uusapan natin helmet. Let's start! Meron kasing nagsasabi sa akin na may nag-viral daw na video ngayon. Actually, first time ko itong gagawin. First time ko itong papanoorin. Pero bago natin panoorin, para saan nga bang helmet? Ang helmet, sinusuot yan sa ulo. Ang purpose niyan, protektahan yung bungo mo habang nagmumotor ka. Just in case na ma-aksidente ka, malaki pa rin yung chance mong mabuhay. So paano? Ipo-put into detail para paano ba magsuot ng helmet? Tangina, parang sombrero lang yan. Ilalagay mo lang sa ulo mo yan. And another thing that I have to discuss, batas yan eh. So panoorin na natin yung video, nang gigigil na ako eh. Balitang balita ko sa opisina eh. Ang problema, bakit dito na kailang mo helmet? Ay, helmet kayo, ayaw nyo ito ko? Kaya buka lang nga kami pagkaalun. Kuya, ano? Di ko mag-gets eh. Anong connect nung natikitan na sila kanina dun sa dahilan ni Kuyang Rider na tangin na may dala nga kaming pagkain, no? Ano yon? I'm so speechless right now because of the stern stupidity of my fellow Filipino people. Hindi ko alam kung nag-match ba dun sa intro ko yung definition nang kumpara sa inyong helmet. Kasi ang pagkakatanda ko, helmet, protection sa ulo. Helmet, pagsuot ng helmet, nakasaad sa batas. Kuya, wala akong natatandaan na lalagyan ng ulam yung helmet. Wala akong sinabing ganun. Diba? Alam mo siguro sa sobrang high-tech ng helmet, na may misinterpret na eh. Kasi yung helmet dati, open face. Ngayon, full face na. Tas may glass pa. Siguro pag binaliktad mo yon, yung glass na ano nun, yung para sa mata, kala siguro nilang tong mga to, dispenser ng ulam. May technology na ba yung helmet ngayon na warmer siya ng ulam? O may plug sa likod yung helmet mo, kuya? Rice cooker niyan, no? Aminin mo sa akin. Inalalagyan ng ulam, helmet. Okay. Pinaliwanag ko na sa inyo kung anong use ng helmet. Let's move on. Tingnan natin kung ano man dahilan ni kuya. Hindi naman na nagpapagawa ng helmet. Para sa kaligtasan niya yan. Ano ba? Kanina kami nagsasabi, tinatawagan niyo kami. Wala ang helmet. Eh kanina kasi tinatawanan niyo kami. Puta nung connect. Diba? Kaya susunod na mahuli ka, wala kang helmet. Kasi kuya, makati yung likod ko eh. Kasi kuya, putang ina. Gago ko eh. Baka ganun na ha. Kasi sa totoo lang, ito si kuya, parang yung mga batang nahuli mong nangungupit. Eh kung ano-ano yung lumalabas sa bibig. Eh kasi sabi nung ano eh, nung pader. Tsaka sabi nung ano kasi, nung powerbank, kunin ko daw yung ano, yung 2 piso. Ba't mo kinuha yan? Sabi nung bato, gago. Tama-tama lang talaga dapat. Pagbawalan kang hindi magsuot ng helmet. Baka pag nabagok ka, sumingaw yung laman ng utak mo, malanghap ng ibang tao. Baka maging tanga din eh. Sataula. Natatawa lang yung kami kanina eh. Kaya hindi namin suot yung helmet namin. Ang gago ko ba? Saan mo sa ulo? Roll video! Ano pinatawa mo na? Ito ha, seryoso ko dito ha. May helmet kayo, ayusin niyo yung pagkalagay. Okay kuya, kaya sa helmet, maligabi sa helmet. Eh, yun naman pala eh. Yung angkas mo, aminado eh. Mali kayo dun sa helmet. Ginawa niyo lalagyan ng ulam eh. Ginalit niyo pa si Bong eh. Ah, dun sa mga hindi nakakaalam. Si Bong Nebriha, siya yung supervisor ng MMDA. Task Force for Clearing Operation. Kung hindi niya siya masyadong kilala at gusto more videos ni Bong Nebriha, I would suggest you follow GADGET ADDICT. Si GADGET ADDICT yung pinagpaalaman ko para makuha ko tong video na to at magawa ng reaction video. Traffic affairs na rin siya. So every time that there's an MMDA operation, andun siya, lagi siyang kasama ni Bong Nebriha.
Si Gadget Addict, hindi siya taga rito. Pero concerned siya sa atin, sa trapiko natin. So going back, na-offend lang siguro si Kuya kasi tinawanan siya ng MMDA. Kuya, hindi ko masisisi. Kasi may helmet ka, kung nasa siko mo, hindi mo suot-suot, tatawanan talaga kita. Most likely, hindi mo alam kung paano gamitin yung helmet. Di ba? Tingnan natin yung mga susunod na eksena. Mukhang okay naman to si ate. Ano po gusto mo? Kuya, may kausap ako na. Eh, gago ka rin pala eh. Isa pa, example ko kanina. Ate, bilip na ako sa'yo eh. Umamin ka na dun sa mali nyo. Kaso yung dahilan mo, sablay. Sinabi mo dun sa supervisor ng MMDA na nanghuhuli sa inyo for the second time kasi may kausap ka. Te, pwedeng tumabi. Kung importante yung tawag na yon, patabihin mo yung boyfriend mo. Tsaka mo i-take yung tawag. Diba? Mas may sense. Kesa yung hindi mo suot yung helmet mo, look ma, no hands! Ganun ba? May daladala kang cellphone. Andito yung ulam. Beb, diretso mo dyan, beb. Oh, kamusta? Ito naman. Hindi naman ganun. Teka lang, may lubak. Ah, sige na. Oh, siya, mare. May humuhuli sa amin. Bakit? Yung helmet kasi, nilagyan ko ng ulam. Nasa biyahe ako ngayon eh. Kaya nakita mo kung itsura. May kausap ka, nakaangkas ka, no hands ka. Tapos yun nasa harapan, wala rin helmet. Sobrang pagiging stubborn ninyo. Tinikita na pala kayo eh. Tapos ginawa nyo ulit. Para kayong pader magjowa. Buti pa yung mga bata eh. Pag nauntog sa pader, natututo. Hindi na umuulit, nag-iingat na. Kayo, kahit iuntog ko yung mga ulo nyo sa pader, mukhang hindi kayo matututo. Stress ako. Off ko ngayon eh. Paalala sa mga manonood, ito isang solusyon. Kung may emergency sa bahay nyo, i-text nyo, sabihin nyo, pa-uwi na kayo. At babiyahe kayo ng nakamotor. So hindi nyo sila masasagot. Naset yung expectations. At the same time, hindi ka ma-force na kapag may tumawag, sasagutin mo. Unahin nyo yung protection ninyo. Sa panahon ngayon, ang daming gagong driver. Baka imbis na makarating ka ng maaga dun sa emergency, sumama ka pa dun sa emergency. Tumabi kayo, tsaka nyo sagutin yung tawag. Roll video! Yung kami kausap ka, di dapat tumabi kayo bago kayo mag-usap. Tumabi kami, minumura kami. Minumura mo tao ko, mumurahin mo ako. Isang team kami dito. Well, hindi kita minura. Yung tao mo, minura ko. Well, hindi kita minura. Mga kaibigan, meron akong sariling team. Bilang alpha o bilang isang leader ng isang team, pamilya mong ituturing yung mga kinasasaklawan mo. So, naiintindihan ko si Bong dun sa sinabi niyang minura nyo kami. Gawin yan sa sarili kong team. It's the same reaction. That's how leaders react. Hindi ba pwedeng ano, kapag batas yun ng huli sa inyo, magpakumbaba na kayo? Alam ko na nakaka-prostrate mahuli. Pero isipin niyo yung root cause. Ano bang root cause? Ba't kayo hinuli? Sino may kasalanan? Sila? Ano yan? Mga gago? Hinuli kayo walang dahilan? Kaya paulit-ulit eh, ini-emphasize ni Bong eh. Ireklamo nyo. Yun yung proseso. Sumunod na lang tayo sa proseso. Hindi mababasag ng mga masasakit na salita yung proseso na ibinigay o ginawa dito sa mga taong to. Sumusunod lang din sa proseso yung mga yan eh. Eh kayo, gago, hindi kayo sumunod. Tangina, sino may problema? Kayo pagalit. Masyado yata tayong nakainom ng tetrapak ng democracy on a daily basis eh. I know this is a free country. You can say whatever you want. Pero meron tayong tinatawag linya ng respeto. Nandyan yung mga yan. Kasi nagtrabaho nila yan. Profesyon nila yan. Kung hulihin ka dahil lumabag ka sa batas, sumunod ka. Huwag ka lang pumalag. Batas yan eh. Anong purpose? Ganon din. Titikitan ka rin yan. Same thing with this. Actually, kayo nga, natawagan ng violation eh. Puta, inulit nyo lang ulit eh. Parang lamang ka ng 4, nag-traveling ka, nakapuntos ng 2, 2 na lang lamang ninyo, tapos nag-traveling ka ulit, sobrang bobo na. Tinanggal ka na ng coach sa playing court. Hindi lang sa court, pati sa team, punyeta ka. Ganun yung nangyari dito. Pwede ba, sumunod na lang tayo sa batas? Puta, walang magbabago kung hindi tayo susunod sa batas. Roll video! Madali. Okay. Pwede ba? Mag-sunod kayo ng air, kikita nyo nga ulit. Okay. Kikita nyo ulit. Kikita nyo ulit. So, anong gagawin natin dito? Tanggalin mo yung ulam sa helmet. Ilagay mo doon sa compartment ng motor. Pakuha mo doon sa boyfriend mo yung ticket, tas lumarga kayo nang nakasuot yung helmet. Yun lang naman yung gagawin nyo. Mahirap ba? Hindi, ireklamo nyo sa taas. Ako, ireklamo nyo sa taas. Sinabi ko sa inyo kung saan nyo nilang ireklamo. Bigay mo yung
Sumunod ka na! Ibigay mo na yung lisensya mo! ID mo yan, hindi kayo ma-ID. Yun, finally! Frustrated pa si ate, naiintindihan mo yun, te. Challenge process na lang. Iaangat yan. Unbias yan. Pag nagkaroon ng hearing, hindi bias yan. Bakit nyo kami binibidyohan? Oh, bakit? Super pretty. Oh. Ano na, protect pa namin kami, kumuro niyo. Bakit nyo kami binibidyohan? Bakit kami binibidyohan? Kanina pa naman eh, ayan o. Okay, may body cam. Body cam yan. Bakit yan? Bakit nyo kami binibidyohan? Protection namin yan eh. Bakit nyo kami binibidyohan? Body cam yan eh. Bakit nyo kami binibidyohan? Kanina pa naman eh. Bakit nyo kami binibidyohan? Putang ina, gago ka ba? Kanina ka pa sinasagot. Pare-pareho yung tanong mo. Diba? Kailangan ba apat na beses bago mo maintindihan na protection nila yan? Mga kaibigan, kung mapapansin nyo, bihira na lang yung wiretapping. May mga Pilipino na sinamantal yung paggamit ng camcorder or ng cellphone nila. Na magpapahuli sila ng sadya, tapos iwa-wiretap nila yung conversation nila. Ngayon, ang gagawin nila, ipoprobe, bibigyan nila ng leading questions yung MMDA para manghingi ng... Kotong! Nililid nila yung mga MMDA officer na manghingi ng kotong, which the government find unfair. Tapos yung mga bastusan na baliktaran din, yung mga, mas dumami yung mga pa-victim eh. Actually, hindi lang sa lansangan mayroong pa-victim, if you know what I mean. Yan eh, parang double-edged sword yan eh. Kung gumawa sila ng mali, madedefy. Kung sila yung ginawan ng mali, dun rin madedefy. So, protection nila yan against sa mga asshole na Pilipino. Again, hindi lahat asshole. Yan, para ma-monitor kung ano yung pinagagawa nila, kung tumatanggap sila ng kotong, kung namumuli sila ng tama o hindi. Okay, tingin mo! Ibigay mo yung ID mo! Ibigay mo! Patikat ka! Bigay mo! Hindi ko maintindihan. Sila na yung mali, napatunayan ng mali, sila pa yung nag-aangas. Hindi pa tayo pwede magpakumbaba eh. Huli na tayo, tayo mali. Magpakumbaba naman tayo. Sunod na lang tayo. Nailayo nyo pa yung sarili ninyo sa kahihiyan kung sumunod na lang tayo at hindi na kayo gumawa ng eksena. Alam nyo naman in the first place, kayo yung mali eh. Well, defense mechanism, hindi natin alam. Huwag mo akong pakialaman o bakit rights ko to eh. Bakit? Oh, bakit rights din? Rights mo ay ako yan? Oh. Ha? Ha? Teh, right niya na mabidyohan yung hinuhuli nila. Right niya na mabidyohan yung pananakit na gagawin mo sa kanya. Right niya. Wrong mo. Tangkilan mo, sasaktan ako. Huwag mo kong paluin. Sasaktan ako. Huwag mo tulak. Sasaktan mo yan. Ang galing mo yan. Bakit? Ang galing mo yan. Bakit? Pride mo to eh. Ang galing mo na siya. Galing na tao. Kapagin lang ha. Tumay mo. To tell you honestly, pwede i-demanda ng officer to ng harassment eh. Kasi pinipwersang tanggalin yung body cam. Ano kung galing trabaho? Lahat naman tayo nagtatrabaho. Nagkataon lang, wala kayong helmet kaya itinigil kayo. Kung nakasuot kayo ng helmet, malamang sa malamang, hindi na kayo na-videohan. Baka nagpapahinga na rin yung girlfriend mo. Ikaw yung pasimuno eh. Ikaw yung may motor. Ikaw din yung may lisensya. Diba? Make sense, no? Wala talaga silang mapapala sa inyo. Wala talaga. Na-istorbo lang talaga sila dun sa violation nyo. Twice. Obviously, tinanggap niyo naman yung ticket, so you agree with the violation, diba? Eh, tuloy mo! Ano na umaamba ka? Anong umaamba? Nasalangga lang ako! Papatoy mo ng helmet! Noong 90s, ang alam ko, ang amba, ganito. Ganon. Pero hindi ko alam, ngayon palang mga year 2010 pataas, ang amba pala, ganito. So, paano suntukan natin ngayon? Ano, tangin mo, papalag ka? Ha?
Gago ka. Mm-hmm. Oh, sa bagay, may ayos. Paano yung salag ngayon? Hindi ko alam, tol. Iisip ako dun. Tingnan natin, baka ituro ni ate sa atin. Tingnan natin. Okay ba ako dyan? Okay ba ako dyan? Te, hindi ko alam kung saan mo hinuhugot yung lakas ng loob mo para maipagtalo sa isang bagay na alam mo una pa lang talo ka na. Ikaw, okay ka pa ba? So yun mga kaibigan, no? Mukha namang nakalampas na sila ng mapayapa. Hindi lang naman totally si Helmet Girl. Sa tingin ko ay may kasalanan dito. Sa totoo lang, yung MMDA officer may body camera is also someone who could have been more professional. Sabihin sa pagiging professional, eh nauna mo naman na may ebidensya na kayong nag-violate. Wala nga naman talagang helmet. Tama na, huwag mo na iduldul dun sa mukha ng tao. Kasi hinihiya mo lang siya lalo. Kaya mo, pinrubok mo lang eh. Lalo lumala yung sitwasyon. Ngayon, magangalngal ka, aambahan ka. Kasalanan mo din yun. I'm just trying to be fair. Ayoko maging bias kasi dito. Kung umalma na yung tao, back up ka na. Back down ka na. Wala namang magagawa yung itutok mo na itutok sa kanya yung camera mo eh. Nangaasar ka lang eh. Diba? Nakunan mo na, walang helmet, umatras ka na, patayin mo na, tumalikod ka na. Ang dahil mong pwedeng gawin para hindi mag-escalate yung nangyari. Eh kaso, mas pinili mong mang-asar dun, so may mali ka din. Diba? Let's just be fair. Ikaw yung professional eh. Panindigan mo yung pagiging professional mo. Isa ka din eh, pa-victim ka din eh. Ang laki-laki mong pa-victim eh. Hindi, natayin mo ako ng helmet mo eh. Kung umalis ka na, pagkatapos silang mag-usap ni Labong, tumalikod ka na, hindi aabot dun sa akambahan ka ng helmet. Yun lang, insight ko lang naman yun. The scandal was not entirely Helmet Girl's fault. Meron rin kagagawan yung MMDA dito. Huwag nyo abusuin yung kapangyarihan nyo. Hindi porkit may body camera kayo, idudul-dul nyo sa mga tao yan na nagkakamali. Use it professionally. Kung ano lang yung trabaho nyo, hanggang dun lang, huwag na kayong mang-asar. Hindi ko, wala akong kinakampihan dito. Kino-call out ko lang kung ano yung pwedeng i-improve moving forward. Yan lang. Mais ka. Baka may humataw sa'yo ng helmet ko sa dyan. Hindi masasalag ng body camera mo yan. Ang swerte pa nga nila eh. Ang binigay lang na ticket sa kanila, no helmet. Pakinggan nyo yung motor ni kuya. Punyetang mapler yan. In the first place, bawal yan eh. Tulog ka na, may nagda-drag race pa. Hindi ko alam kung anong point niyan. Hindi ko alam kung nakakapogi ba yan. Ah, yun sobrang ingay. Parang wala nang pakialam sa ibang tao. Alam niyo yung nuisance? It's deprivation of someone in enjoying their property. So kunwari, natutulog ka sa loob ng bahay niyo. Tapos merong nagbibidyoke eh. O merong nakamotor na may napakalaking tambucho dun sa kapitbahay ninyo. Tapos nagising ka. It's deprivation of sleep. Hindi mo na-enjoy yung property mo. Nasa batas yan. Google tayo, girl. So mga kaibigan, dito ko natatapusin itong video nito. Moral lesson of the story. Pag nahuli tayo, huwag na natin gawin ulit. Respetuhin natin yung mga officialis ng gobyerno. Kasi nandyan yan for a reason. Hindi naman dahil sa ina-advise ko kayong sumunod, eh papakawalan nyo yung karapatan nyo. May karapatan din kayong ipagtanggol yung sarili nyo. Siguraduhin nyo lang na nasa tama kayo. The reason why I made this reaction video, para magising naman tayo, let's get rid of the old ways. Nakakasawa na makita ng violation after violation after violation after violation. Yung gobyerno gumawa ng batas para sundin natin. Hindi yan sa ikapapahamak natin, kundi sa ikaliligtas natin. Itong mga sinabi ko dito, opinion ko lang naman to. Ito yung reaction lamang ng isang regular na mamamayan na nagbabayad ng tax at sumusunod sa mga utang. Dito natin nakikita yung full effect ng government natin. Sumunod tayo kasi sa ibang bansa, sumusunod sila
what stops us? Hindi dahilan na, kasi nasa Pilipinas ako, hindi ako susunod dyan, kurakot yan. Hindi dahilan yung kurakot para hindi ka sumunod sa batas. Ngayon nga, gumaganda na yung kalsada natin eh. Ang hindi na lang gumaganda, yung ugali natin sa kalsada. Katulad nga ng sinasabi ko pa ulit-ulit sa mga video natin, walang magbabago kung walang kikilos. This video was made to raise an awareness, so let this be a lesson to each and every one of us. Hindi ko kayo pinapahiya, ine-educate ko kayo, and I'm trying to reinforce change. Same with Dashcam Diaries and Gadget Addict, iisa purpose ng mga videos namin, pagbabago. Kung gusto nyo ng pagbabago, simulan nyo sa sarili nyo. And again, kung nagustuhan nyo tong video na to, please drop a thumbs up. I-share mo kung nakarelate ka at gusto mong magpalawig at mag-raise ng awareness para sa pagbabago. Kung sinusuportahan mo yung purpose ng video nito, i-share mo na rin. Just don't forget to subscribe for more videos. See you guys again soon in our next video. Peace!